Magandang umaga po, RX viewers. Ito pong muli ang inyong lingkod, Dr. Ron Bardonado, isa pong holistic doctor practitioner. Last week, ating pong pinag-usapan ang sakit na cancer. Ngayon naman po, ating tatalakayin ang acid reflux. Sandali nga, kayo ho ba'y nakapag-almusal na at nakapagkape? Kung nagkakape po kayo, I highly recommend Adele Ashitaba Tea kasi po ang kape ay pwedeng maging sanhi ng acid reflux. Sa ating pong pagbabalik, ating tatalakayin ang mga ito. Isang tasa daily ng Adele Ashitaba Tea. Mas happy ka pag healthy ka, Adele Ashitaba Tea. Ang Adele Ashitaba Tea ay mula sa piling-piling dahon, tangkay at ugat ng Ashitaba. Tulong sa inyong kalusugan, Adele Ashitaba Tea ay kailangan. Isang tasa daily ng Adele Ashitaba Tea. Mas happy ka pag healthy ka, Adele Ashitaba Tea. Ang Adele Ashitaba Tea ay mabibili sa EDSA Garden House, sa Quezon Memorial Circle Garden, Landmark Supermarket Trinoma, Makati at Alabang, the SM Store Kultura, the Generics Pharmacy at Dealers Nationwide, o tumawag sa 0916-499-6195 or 0920-908-6944. Welcome back po muli. Ito po si Dr. Ron ang inyong lingkod. Ating pong tatalakayin ang acid reflux. Ano ho ba ang acid reflux? Ito po ay isang kondisyon na kung saan ang gastric contents na merong asido ay nagre-regurgitate o tumataas po dito sa ating esophagus at nakakaramdam po tayo ng pananakit ng dibdib. Marami pong causes ang isang acid reflux. Isa po dyan ay ang pagkakape, paninigarilyo, obesity or overweight, yung mga buntis, at yung mga tao pong gumagamit ng certain medications. Ang common na simptomas po ng acid reflux ay ang chest pain or heartburn. Ang iba na pagkakamalan nilang ito ay sakit sa puso, pero yun pala'y heartburn laang. Hoarseness, namamaos sa umaga. Another simptomas po ay yung pag-uubo, yung meron kang nararamdaman na sour or bitter taste sa iyong bibig. Dun sa mga taong halos araw-araw nagkakaroon ng reflux, ito po ay pwede maging sanhi ng pag-i-inflammation ng ating esophagus at pwede po itong magasgas na magasgas at pwede po itong sumikip. And ultimately, pwede po sila magkaroon ng dysphagia. And in the end, pwede rin po itong maging cancer. Ang Adele Ashitaba Tea ay nakakatulong sa acid reflux kasi pinabibilis ang paggalaw ng pagkain at ng gas papunta sa baba. And with Adele Ashitaba Tea, makakatulong po ito na hindi mag-ferment ng husto sa ating sikmura. Ang akin pong mensahe sa ating mga RX Plus viewers, first thing that you should do is to eat more fiber para malesen ang fermentation, mag-exercise ng maigi para hindi po tayo tumaba. Kung naninigarilyo, iwasan na po natin ang ating bisyo. At kung tayo'y makape, I suggest mag-shift na po tayo sa Adele Ashitaba Tea with Calcon.